Yo! Isang magandang gabi po sa inyong lahat. At welcome sa isang edisyon ng ating Lasa ni Sisa para sa gabing ito. Ayan, at magluluto po tayo ng pork binagoongan sa gata. Nakakaloka. Isang masarap na ulam para sa gabing ito. Pag ganitong medyo umaulan-ulan, hindi ba masarap kumain ng mga, alam mo yun, ng mga pagkain na nakakagutom. Pero syempre, sama pa rin natin ipagdasal na naway huwag manalasa ng husto kung ano man yung bagyo na ito at huwag naman puminsala ng kahit na anumang, alam mo yung bahay, lugar, di ba, na sana lahat maging safe, wala sanang mapahamak, hindi ba? At syempre, para din dun sa mga nanonood ngayon, hindi ba, na pagsama-sama natin ipagdasal, hindi ba, na huwag nang maulit kung ano man yung pinsalang dinala ni Bagyong Rolly sa ating bansa na naway walang, alam mo yun, wala nang maperwisyo itong bagyong dumating ngayon sa atin. Na mabilis lang siya, na lumayas na lang siya kaagad, di ba, ng ating bansa, hindi ba? O kaya maglaho na lang siya, huwag na siyang dumapo kung sa amang lugar. Anyway, sa ngayong gabi na ito, ay bibigyan ko kayo ng masarap na mood dahil eto na, oh, ayan, meron tayong fried Vavoy, na gagawin natin pork binagoongan sa gata. Kung ano man yan, ay halika't samahan nyo na ako at ipapwesto ko na kayo ng maayos dyan. I-share na i-share na i-share ang video na ito para dumami tayo ng dumami mga Marcy, o oh, diba, na nakakaloka. So, aayusin ko lang yun dyan. Para kahit pa paano, magkakitaan tayo. Hi sa inyo, magandang gabi po sa inyong lahat. O, oh, diba, lumilit yung tummy ko kasi hindi na po ako masyadong kumakain. Char! Char lang po yan, char. Pero eto na nga, sisimulan na po natin ang ating pagluluto ng ating pork binagoongan sa gata. Ayan, gagamit tayo ng kakang gata. Kung ano man ang lasa niyan, eto, simulan na natin ang ating pagluluto. I'm so excited! Magandang dilag, puso ko'y yung nabingihag. Wala nang ninanais, biyaya ng langit. Diba? I-share na i-share ang video nito. Isang maganda-maganda gabi po sa inyong lahat. At syempre mamayang gabi ang tabayanan nyo po dahil i-upload ko na po yung mga ginawa namin kalokohan kahapon nila DJ Sheena and Jimbo sa aking YouTube channel sa Kapitana Sisa. Ayan, sana nakasubscribe ka na. At bakit parang ang init? Nararamdaman ko, diba? So, eto na, maglalagay na tayo ng cooking oil, of course. Yan, canola oil pa rin. Huwag masyadong ma-oil dahil baboy na po yung ating niluluto. Tamang-tama lang pag-isa, hindi ba? Alam mo naman ako, kailangan konti lang talaga. At syempre, tayo maghuhugas na ng ating kamot. Kamot na talaga. Yan. So, hello pa rin po sa inyong lahat. Please do share this video. Ito yung ating bagoong. So, ilalagyan na po natin ang ating yan. So, medyo mahangin lang dahil masama ang panahon talaga. Yan. Ang ating sibuyas. Yan. Inuna na po natin ang ating sibuyas. Yan. Buti na lang kamo, maganda ang signal ng ating data dahil yung aming wifi dahil bumabagyo. Ganyan din ba sa inyo, sa lugar nyo, ang pangit ang signal ng wifi ngayon? Parang nagluloko siya. Diba? So, haharangan ko lang siya ng ganyan. So, magpapaka-chef kuno na tayo. Yan, and then, lalagyan na po natin ang ating garlic. Ang niluluto po natin ngayon ay pork binagoongan sa kakang gata. Ayan, coconut cream. Yan, para masarap ng husto. Siguradong mapapadami ang kain. Yan, so, haluin na natin siya. So, yung oil na nilagay ko po sa ating kawali ay nilagyan ko lang siya ng very, very light na mantika para dumulas lang yung sibuyas at yung bawang.
Pero syempre, wag natin sunugin dahil makaka-apekto po yung lasa ng... Yan. Lasa nung mismong... kumbaga parang... yung lasa ng... sunog na bawang. So, ito nilalagyan na natin. Pinaprito ko na po siya. Ito po ay kasim na medyo may taba. Dahil para mas madali natin siyang maluto! Ah, diba? Para mas mabilis makain. Para mas masarap. Happy lang. So, yan. Painitan lang natin siya ng bonggang-bongga. Painitan talaga. Hindi mo pa rin isinabo sa pag-isa. Yan. Ulitin ko, welcome po sa aming YouTube and Facebook page sa Energy FM. Kung hindi ka pa nakaka-like, ilike na po dahil road to 500,000 followers po tayo. Yan. Dumarami na tayo mga pangga. Yan. At syempre sa ngayon ay nilagyan na natin yung piniritong baboy. Ay, bawal daw tuktukin pala, nasabi na sa akin. So, hihinaan ko lang na very, very light dahil lalagyan na po natin yung ating bagoong. I-share lang na i-share ang video na ito. Hello po sa inyo, magandang gabi po. At gumagawa po tayo ng masarap na dinner. Yung dinner po natin ay pork binagoongan sa gata. Yan. So, eto na, lalagyan ko na siya ng bagoong. Yan. Mga dalawang kutsara. So, siguro dapat ubusin ko na. Nahiya pa ako. Yan. Actually, hindi ito isang buong bote, ha? Alam niyo, konti na lang talaga yung laman nito. Pero, dahil nga sa... Pwede na naman kayong gumamit mismo ng bagoong na nabibili din sa palengke na kayo na yung magigisa. Siguro unahin nyo lang talaga sa pagigisa yon. Bago nyo, yan, bago nyo siya ilagay, bago nyo ilagay yung baboy, kaya lang ito kasi, yan, since cook na siya, yung bagoong natin, ihahalo na lang natin siya. At syempre para mas masarap siya, ang ginawa natin ay, yan, pinirito muna natin yung mga baboy. Ang bango ng bagoong nakakagutom. Yan. So, tatakpan natin siya. Hello po sa mga nanonood dyan. Sana all marunong magluto, sabi ni Jasmine. Manood ka dito, matututo ka. Yan. Kay Crystal Rivera, nakakagutom. KS. Tama. So, eto na. Tatakpan lang natin siya para... ng very, very light. Tatakpan ko lang para masipsip mismo nung, ayan, nung baboy, yung lasa mismo nung bagoong, mag-sink in lang siya na medyo, alam mo yun, para hindi na natin kailangan pang, alam mo yun, alat-alatan. So, habang sinishake-shake-shake natin ang ating kakagato, shake-shake-shake, using ito po yan, huwag niyo kakalimutan, kakanggata po yan. Coconut cream ang ating gagamitin. Yan. Medyo mahangin talaga. Ano? Kasi naglalagablab yung apoy. At todo na yun. Yan na siya. My goodness. Naglalawa na yung ating... Yan. Naglalawa na yung ating bagoong. Sarap. Ang sarap. So, paano ko papipigilan yung hangin? Hindi na. Hindi nga mapigilan yung bagyong dumating. Pipigilan ko pa yung hangin. So, ito na po. Ilalagay na po natin yung ating final. Napakasimple lang ng ating ginawa. Yan. Kung ang bagoong nyo po ay hindi cooked, yung mga nabibiling sa canned na ng Barrio Fiesta. Yan. Pwede naman yung mga tig-20 pesos, yung mga ditakal na bagoong sa palengke. Sasama nyo po siya sa pag-isa ng sibuyas, bawang, tapos lagyan nyo ng konting alam nyo ng bagoong, tapos igisa nyo na siya, diba? Tapos ilagay nyo yung baboy, diba? Mas maganda, I prefer na ilagay nyo po yung baboy pag pinirito nyo kasi mas masarap para na dun yung crunchiness.
Tapos, ganyan lang. Hayaan nyo lang din siya. Yan nyo lang din siya sa buhay niya. Tapos, eto na nalagyan na natin yung gata. Kasi patutuyuan natin siya sa gata. Yun yung purpose nun. Diba? So, eto na siya. Patutuyuan natin siya sa gata. Mabonga-bonga. So, yan. Buhos lang natin all over. Ang lakas talaga ng hangin. Tapos, pagkahulog natin niya ng gata, ay tatakpan na natin siya hanggat sa masipsip niya ng husto. Yan. Ang lasa. Hello po sa inyo. Kay Rosita, hi sa inyo. Rosalinda de la Cruz Salvador. Kay Raquel, yan. Carino, alug-alug yan. Tama. Mary Jane Mangilit Cruz. Ang hi po kayo. Special shoutout sa mga anak ko na sina Julia at Courtney Cruz. At sa asawa ko na si Marlon John Cruz. From Bacoor, Cavite. Hi! Hello po sa inyo. Kay May Glorioso, keep safe kayo din. Jun Tagayong, ayan, Romagos, kay Verna Franz Manukal. Hi sa inyo, kay Carl. Hello po sa inyong lahat. Hi, good evening po. Gumagawa po tayo ng masarap na. Kay Emily Lopez, hello po, shoutout from Iloilo. Kay Girly Gulian, yan. Yan. Hello po sa inyo. Hi! Eka Javier, hello sa inyo. Ulitin ko mamaya ang gabi po, i-upload ko na po yung drawing challenge na ginawa ko po kay Sheena and Jimbo. Sobrang, alam mo yun, pampawala ng problema, pampag-good vibes. Kung gusto niya lang tumawa ng tumawa, tawianan niyo po yan mamaya on my YouTube channel, Kapitana Sisa, hindi ba? So, haya lang natin siyang kumulo, pero ang lakas talaga ng hangin. Yan. So, aantayin lang natin kumulo ang ating gata. Tapos, yan. So, aantayin lang natin siya ng ganyan. So, yun. Ulitin ko lang din po ulit sa inyong lahat kung hindi pa po kayo nakaka-follow. Hi kay Vargas ng Bacolod City. Kay Jobs Arts. Hi! Yan. Hindi pa po kayo nakaka-follow sa aming Facebook page. If i-like nyo lang po ang aming Facebook page, Energy Space FM Space 1067. Kaya sinabi ko, road to 500,000 followers tayo. Hindi ba? Kung kayo nagtataka, bakit ako nakapantalon at bakit yun? Ito po yung outfit ko kanina dun sa mahiwagang salamin. Yan. So every time pupunta ako ng office namin, makikita nyo po ako dun sa aming mahiwagang salamin dahil doon po ako lagi nagpo-posing. Yan. Hindi siya maluluto kasi ang lakas talaga ng hangin. Bakit ganon? Or masyado lang kasing malayo siya. Ganun ba yun? Or kailangan ko siyang takpan from here. Kailangan ko siyang protektahan. Not pinrotektahan. Pero parang wala rin sa isa. Malakas talaga yung hangin, guys. Mag-iingat po kayo. Dahil talagang, maski dito, ramdam ko. Nang bonggang-bongga. Siguro kung wala yung cloth na yan, ay, ragasa. Patay ang ating gasol. So, kumukulo na siya. Hayaan lang natin siyang kumulo na kumulo at sipsipin ganyan. Para talagang masarap na masarap. Hello pa rin po sa lahat pa rin po nang nanonood sa atin. Alam ko na, alam niyo yun, mahirap ang signal ngayon. Pag bumabagyo talaga, naglulok ko lahat ng signal. Promise, believe me yan. Totoo yan. Kay Mami Sisa pa, shoutout po sa ate ko na nasa Hong Kong. Kay Angeline Halo. Hi! Yan, galing niya kay Liza May Halo. Kay Janet Adot, hi sa inyo. Yan. Hello, hello, hello. Maganda gabi kay Del Fontilar. Yan. Fontilar. Yan. Hi po. Maganda. Menchi Pelayo Ramos po, shout out sa Kalawan, Laguna. Hi! Yan. Ramdam nyo na ba yung malakas na hangin dito sa Maynila? Medyo ramdam na. Yan. So, mas mapapabilis talaga ito. Dapat pala bumili ako ng gano'n sa may... Kasi merong inaano, diba, sa Lazada, yung pangharang na gano'n.
Yan ang wala ako. So dito na lang ako gaganyan dito sa hari. Para lang kumulo siya ng kumulo ng bong. Pero kumukulo naman na siya. Yan lang talagang kailangan lang natin gawin is ma-absorb nung, alam mo yung matuyo yung gata at masipsip niya mismo. Yan. Ang bango ng ulam. Diba? So, pork binagoongan sa gata. Yan po yung ating featured ulam sa ating lasa ni Sisa para sa gabing ito. At talaga nga naman, masasabi kong, ang sarap kumain, kaya ako nananaba. Kaya ako nananaba. Diba na nakakaloka? Sheila Ming po, Fermosilio. Hi, Ricardo Areño. Hello po, Mary Grace Clavano. Hi sa inyo. Maraming salamat sa inyong panonood. Pakishare ng pakishare po ito sa inyong mga Facebook page ang video na ito para mas dumami pa po tayo. At ganun sinabi ko ma-hit natin yung 500,000 followers na. Yan, iniintay natin na konting kembot na lang yun. Hindi ba? So, ayan, nararamdaman ko na. Ayan, tamang-tama na ka. Nabawasan yung hangin. Ayan. So, ayan na siya. Ayan na siya. Ayan na siya. Oh, ayan na siya. Kailangan lang natin lubog-lubogin yung iba. Malakas talaga yung hangin, guys. Nani. Pero titikman ko siya. Pero ang pinaka-finale niya talaga is kailangan matuyo ng matuyo ng matuyo. Patutuyuan lang natin talaga siya. Pero ito na yung pinaka-sabaw niya. Yeah. Yun. Sarap. Yan na siya. Pakikita ko sa inyo guys, ito na yung itsura niya. Yan. So, yung sinasabi ko sa inyo, kailangan patuyuan natin siya. Yan yung mga gata na para masipsip niya talaga. So, totally matutuyo siya ng bonggang-bongga. Laging masurup ang luto ni KS. Wow. Ganun talaga kapag naghahanap ka ng jowa. Char! Yan na po siya ang ating pork binagoongan sa gata. Yan. Shout out sa boyfriend ko from Lingayen, Pangasinan. Romelin Rivera, anong pangalan? Gerald Garcia, hi sa'yo. Yan. So, eto na, wait lang. Dadagdagan natin siya ng, oh, diba, gumagalaw. Pero maganda itong nabili kong, alam mo yun, stand. Kasi hindi siya sa gabay. So, lalagyan lang natin siya ng konting sugar. Para medyo tumamis ang live. So, yan kasi patutuyuan natin siya ng bonggang-bonggang-bonggong. Ganyan lang po ang paggawa ng pork binagoongan sa gata. Yan. Ay, parang tinidor ito. Bakit yung tinidor yung tinuha? Ha? Tinidor talaga yun. Ay. So ito na, lalagyan ko lang ng kasi para ma-neutralize siya. Lagyan natin ng dalawang kutsara. Then, okay na yan. Bang, 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 bang. Ay, ano itong tray na? May makita na yung presyo pa. Ano ito? Matagal na itong tray na ito. Nag-explain talaga ako. Ayan, o. Oh. Kailangan lang natin siyang matuyo ng husto. Ito na siya guys, yung itsura niya. Pakikita ko ulit sa inyo.
Yan. Oh. Ayan na siya. So, yan po yung ating pork binagoongan sa gata. Tapos, haluin na natin. Ayan, oh, diba? Yung mga taba-taba na yan. Ang sarap! Diba? Sa Yoki kay pwede po ba? Nakakaloka naman yon. Habang nagluluto, ha? Ayan na siya, guys. Ang ating pork binagoongan sa gata. Yan na nakakaloka. Balik tayo ulit dyan sa ating pwesto. Yan. Maraming salamat po sa lahat pa rin po ng nanonood sa atin. At titikman na natin ulit kung ano nang last. So yan lang. Kailangan lang talaga natin siyang patuyuan ng gusto. Kasi yun yung yan yung pinaka parang logic niya talaga na hindi siya kailangan masars ang masars. So para mas mabilis ang pagtutuyo. Oops. Ito na. Lumalaban yung alat ng bagoong tsaka nung asukal. Ang perfect. Yan o. Diba sabi sa'yo mas mabilis siyang maluto pag ganyan. Eto muna. Lalagyan ko siya ito. Bakit ka ang lakas ng hangin kasi? Lalagyan ko pa ng konting sugar. Brown sugar yung gamit ko para talagang bongga siya. Tsaka para mag-caramelize siya. Na, hindi ako nabulol. Para mag-caramelize siya, yan, nilagyan ko siya ng brown sugar. Brong bongga. Ang sarap. Mmm! Ang papa, kasasarap. So, tatakpan na natin siya ulit. Yan. So, ayan na siya, mga Marcy. Yan na yung itsura niya. So, iniintay na lang talaga natin siyang matuyo at ng husto. Pero ang sarap na niyang tignan. Ayan. At syempre, ayan mga Marcy. Diyan po nagtatapos ang ating isang edisyon ng ating lesson is Isa. Of course, featuring pork binagoongan sa gata. Ayan. Diba nakikita nyo? Ang sarap. Nakakagutom. Nakakagigil. Diba? Anyways, maraming salamat po sa inyong lahat. At syempre, tabayanan nyo po ulit mamaya. Mamayang gabi mag-upload na po ako sa aking YouTube channel. Please don't forget to subscribe. Don't forget to follow me on my Instagram account, Kapitana_Sisa. Muli po. Yan. Ito po ang isang edisyon ng ating lasa ni Sisa. Dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mo sabihin radyo, sabihin mo Energy. Bye!